Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. So, ako po lalapit sa inyo. Wala na tayong wire. So, pang ilang gabi na po tayo ngayon? Apat. So, kayo po ba ay gabi-gabi ay na-excite sa ating mga topiko? So, ngayon po ay mas lalo pang nakaka-excite. Kung tayo po ay magbalik tanaw, ano po ba yung topic natin kahapon o kagabi? Ang haring darating. Ang haring babalik. Ngayon naman, ang mapaghimagsik na prinsipe. Ating tutuklasin, sino ba itong mapaghimagsik na prinsipe na ito? At bago po natin tuklasin yan, tayo po muna ay manumandaling manalangin. Dakila namin Diyos Ama, mga pangyarihan ka po sa lahat. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, pagpalain niyo po ang mga taong narito. At ang aming matutuklasang Panginoon, huwag niyo pong hayaan na ito'y mahadlangan ng kaaway. Dahil ito po ay magpapalaya sa aming Panginoon ang katotohanan na ito na aming pag-aaralan sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So, kung kahapon ay ang haring darating ang ating pinag-aralan, ngayon naman ay mapaghimagsik na prinsipe. Sa Biblia po ay merong kwento na si Haring David ay meron pong anak. Sa lahat po ng kanyang anak, siya po yung pinaka maganda. O, ibig sabihin, lahat ng positibo sa isang, makikita mo sa isang tao ay taglay-taglay ng kanyang anak. So, andun yung guwapo, andun yung macho, matalino. So, nandun lahat. Wala nang dahilan para mainggit pa siya sa iba. No? Siya ang kinaiinggitan o tinitingala ng mga kapatid niya. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay naghangad pa doon sa pwesto ng kanyang ama na si Haring David. At ang masama pa, ay napatay niya pa ang kanyang kapatid. No? At naging ano siya? Naging rebeldeng anak. Siya ay tumakas, no? Tumakas siya at hinabol siya ng mga sundalo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya naibalik ng buhay sa kanyang ama. Siya ay napatay sa digmaan. At ama na si Haring David ay nung nalaman niyang patay na ang kanyang anak na si Absalom, siya po ay nalungkot. No? Yung pakiramdam ng isang ama na mawala ng isang anak ay ganun po yung naramdaman ni Haring David. Sa Biblia rin po, o sa topiko natin ngayon, ay meron pong hari na nagrebelde. Ang unang welga po pala o ang unang digmaan ay hindi po naganap dito sa mundo. Alam niyo po ba 'yon? Sino po ba nanonood dito ng Star Wars? Alam niyo po ba yung Star Wars? Ang unang digmaan po pala o ang unang welga ay nangyari sa sanlibutan, mga kapatid. So, meron tayong papanoorin na maiksing video lang upang ma-visualize nyo lang yung sinabi sa Biblia na isang labanan na sa langit. Ayan. Our story begins long ago in the very capital of the universe, in a place called heaven that was filled with angelic beings who delighted to do the will of God. Creator's just and loving government, all of heaven enjoyed an existence of happiness and perfect bliss. The supreme prince of heaven and commander of the angels was the all-powerful and loving Son of God, under the compassionate rule of Father, Son, and Spirit, proved to be a place of wonder, peace, and joy. To carry out the commands of God, the Trinity was surrounded by a virtual ocean of countless ministering spirits called seraphim and cherubim, or more commonly, just known as angels. These powerful and intelligent creatures found their greatest joy in doing the bidding of the Almighty. But God created one extraordinary angel to serve as leader of the entire heavenly throng. The Bible tells us that his name was Lucifer, which means light bearer. Lucifer was God's most splendid created being. He was captivatingly handsome and endowed with astonishing powers of leadership and organization.
Among the angels, he was greatly admired, respected, and loved as a friend. Yet, God foresaw the misery Lucifer was about to introduce into the kingdom of light. Gradually started to change. He allowed his focus to turn away from God, and he directed his love upon himself. Lucifer gradually began to covet the power of God, but not his character. As he thought about his own extraordinary abilities and beauty, the cancerous tentacles of pride and self-exaltation gripped his mind. This resentment and jealousy ultimately drove him to violate God's holy law and rebel against his government. Lucifer knew if he was to ever share the power and status of God, he would need support. So he went to work. He began to deviously circulate among the other angels, planting seeds of doubt and discontent regarding God's leadership. At the same time, he would subtly highlight his own virtues. He insinuated that God was abusing his divine power, and his law was restricting the true freedom and happiness of his creatures. With his clever reasoning and unrivaled powers of influence, Lucifer managed to persuade a great number of the angels to join him in his mutiny. They did not know he would eventually stoop to torture and murder God's own son on the cross in an attempt to seize his throne. Strangely, Lucifer thought he could conceal his true purpose from God. So now, the big question was, how would God respond to this crisis? How would he deal with Lucifer and the millions of angels who joined him in his rebellion? Was to allow it to run its course. This would be the only way to ensure that evil would never rise again. A line must be drawn, action taken, and the rebels evicted. But Lucifer and his supporters would never go willingly or peacefully. The next step was war. The Bible doesn't reveal exactly what weapons were used or how long this cosmic conflict lasted. But this was a war the likes of which no mortal eye has ever seen. Revelation 12, verse 4 tells us that ultimately Lucifer and one-third of God's angels were physically expelled from heaven. Nagitin po ba kayo? Siguro po ay meron na kayong idea sa ating pag-aaralan ngayong gabi. At mukhang ito po ay kapanapanabik, no? Ito po ang unang tanong, sabi po. Ano ang pangalan ng prinsipe sa langit at bakit siya naghimagsik? So sabi po sa aklat ng Isaiah, chapter 14, 12 hanggang 14, nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. So ngayon, kilala na po natin yung mapaghimagsik na prinsipe. At siya po ay tinatawag na tala sa umaga. No? At ito po ay walang iba kundi si Lucifer, mga kapatid. Siya po, sa lahat po na nilikha ng mga anghel, si Lucifer po ang pinakamakinang. No? Parang hindi na natin kakikitaan bakit pa siya maiinggit sa Diyos. Kung siya naman ang tinitignan ng mga anghel doon sa langit. Siya po ay isang leader doon, tagapagdala ng liwanag. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinanghamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Dahil po sa sobrang kagandahan ni Lucifer ay hindi pa po siya nakontento. No? Nagkaroon po siya ng pride sa kanyang puso. At nagkaroon siya ng selos na gusto niyang higitan ang lumikha sa kanya, ang ating Panginoong Diyos, no? Kaya minsan mga kapatid ko ay ang kagandahan sa panlabas na physical ay minsan ay ito yung nagpapahamak sa atin, no? Kaya si Lucifer dun siya napahamak . Tinignan niya na perfect ang kanyang sarili at hindi pa siya nakontento ay gusto niya pang higitan ang Panginoon. Yan.
Ginawa ba ng Diyos ang Diablo nang lalangin niya si Lucifer? Tanong niyo din po ba to? Bakit nga ba may Diablo? Sino po ba ang gumawa sa kanya? Sabi sa aklat ng Ezekiel 28 verse 15, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad. So ano po dati si Lucifer? Siya po ay sakdal sa kanyang mga lakad. Mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan na ay nasumpungan sa iyo. So mga kapatid, ito po ay lilinawin natin na wala pong nilikha ng, walang nilikha ang Diyos na isang Diablo. Lumikha po siya ng isang Lucifer na tagapagdala ng liwanag. Ngunit si Lucifer po ay pinili niya po sa kanyang puso ay pinili niya maging masama, mga kapatid, no? Perfect po siya nung nilikha ng Diyos. Tagapagdala ng liwanag. Pero ngayon, iba na po ang kanyang dinadala. Ano sa wakas ang nangyari? Sabi po sa aklat ng Revelation 12:7, at nagkaroon ng pagbabakas sa langit. Si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbakas sa dragon, at ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka. So ang unang welga, mga kapatid, ay hindi po dito naganap. Doon po sa langit. Doon na una, pinakaunang digmaan ang nangyari. So, one third ng anghel ni Lucifer at yung anghel ng Panginoon. At yung dragon po, siya po ay at katawagan din po kay Satanas o sa Diablo. So sila po ay para hindi na po sila makapagpanilang pa ng ibang mga anghel, nabilitan po ang Panginoon na sila po ay pakalisipin sa langit. Anong mga makapangyariang nila lang ang gumagawa sa pangunguna ng Diablo? Sabi po sa Revelation 12:9, siya ay inihagis sa lupa at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Saan po ba inihagis ang Diablo? May idea ba kayo? Sa Mars ba? Dito po inagis, mga kapatid, sa mundo natin. At kung bakit merong mga kababalaghan na nangyayari, merong mga multo, merong mga nagpaparamdam puno, ito po ay isa sa mga panlilin lang ng kaaway. Bakit? Dahil po, nung itinapon po si Satanas sa lupang ito, hindi po siya nag-iisa. Meron po siyang mga kasamang anghel. Sila po yung mga Black Angel, mga kapatid. So, at dito sila ngayon, paaligid. Minamasdan tayo ng mga alagad ni Lucifer. Ang lahat ng mga anghel ay binigyan ng kalayaang pumili na sundin ang Diyos dahil sa pag-ibig. Ngunit si Lucifer piniling maghimagsik laban sa Diyos at bilang resulta, siya at ang kanyang mga tagasunod ay pinalayas sa langit. Kaya para hindi na makapanghawa si Lucifer, ay napilitan ang Diyos na sila ay patalisikin. No? Ang mga anghel po nung sa langit, sila po ay hindi kinokontrol ng Panginoon. Katulad natin na may kakayahang pumili ng tama at mali, ganun din po ang mga anghel. Sila po ay malayang pipili kung susunod ba sila sa Diyos o hindi. Sa parehong paraan, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan sa pagpili. Lahat po ba tayo ay may kalayaang pagpili? Of course, meron po. Dahil sa gusto niya, ikaw ay sumunod sa kanya ayon sa iyong pagmamahal sa kanya. So tayo mga kapatid, kung nararamdaman po natin na mahal natin ang Panginoon, ano po ang gagawin natin? Sa pamamagitan ng pagsunod na ipapakita natin yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Hindi daw po tayo ginawang robot. Alam niyo po ba yung robot? No? Kung nauuso po ngayon ay yung robot, meron sa ibang bansa, gumawa sila ng robot, yung kanilang, wala kasi silang anak, so, inano nila yung robot, pinrogram na yung anak, yung robot na anak, pag gising sa umaga, magluluto, tapos, ikikis sila ng plastic na lips, tapos sasabihan na I love you. Sa tingin nyo po ba, yung ginagawa ng robot sa gumawa sa kanya, yung po ba ay tunay na pagmamahal? Hindi po, no? Kasi nakaprogram. Kontrolado po. Pero kung ang ating anak ay ganyan na
pusa kang yayakapin, pusa kang ikis, siya po ay yun po ay personal niya na pagpili. Hindi mo po siya kinontrol. So ganun po ang pagkakaiba natin sa robot at tayong mga tao. Kaya tayo ay hindi po tayo kinokontrol ng Panginoon. Meron po tayong kalayaan pagdating sa pagpili. Anong mga paraan ang ginagamit ni Satanas sa kanyang mga gawa? Sabi po sa aklat ng John 8:44, siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Kung meron po kayong tao na kilala na napaka magaling manira o manloko, hindi pa po yun ang pinakapinuno. Ito po ang pinakapinuno, si Satanas, mga kapatid. Pagkat tumatawa na yun. Ayan, si Satanas po at yung mamamatay tao, si Satanas din po ang mamamatay tao, mga kapatid. Si Satanas po ang tunay nating kalaban. Ayan, si Satanas, ama din siya ng mga mandaraya sa buong sanlibutan. Sabi po yan sa Apokalipsis 12, ang talata ay 9. Kailan pinakamapanganib ang Diablo? Ilan nga ba? Sabi sa ikalawang Korinto, chapter 11, verse 14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Atin pong napag-aralan kagabi na si Satanas ay kaya niya pong magpakita bilang isang anghel. Kaya si Satanas po ay magaling pagdating sa pandaraya. Kung may kilala kayong magaling mandaya, ay mas magaling po si Satanas. Ganyan po bang papakita si Satanas? E di tumakbo kayo kung ganyan. No? So, si Satanas po, siya po ay hindi ganyan magpapakita. Siya po ay magpapakunwaring anghel. No? So, kung inaabangan nyo na may magpakitang ganyan bago nyo masabing Satanas, ay huwag nyo na pong asahan. Hindi po siya magpapakita ng ganyan. Lilinlangin niya po kayo. Alam ba ni Satanas ang Biblia? Ito, mga kapatid. Alam kaya ni Satanas ang Biblia? Alamin po natin. Sabi po sa aklat ng Mateo 4:5-6, at sa kaniya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo. Ibig sabihin, alam din pala ni Satanas ang Biblia. Nung si Jesus po ay tinukso ni Satanas, ay hinamon niya po ang Diyos, no? At yung sinabi ni Satanas ay nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, mga kapatid, kung si Satanas ay nagbabasa ng Biblia at tayo ay hindi nagbabasa ng Biblia, sino po ang malilinlang? Tayo, mga kapatid. Kaya mas maganda kung alam natin ang Biblia, hindi tayo basta-basta malilinlang ni Satanas. Dahil si Satanas po ay nagbabasa ng Biblia, mga kapatid, tandaan po natin yan. Sino sa lupa ang lubhang kinamumuhian ni Diablo? O ni Satanas, kanino po ba siya galit? Galit ba siya sa masama? O galit siya sa mabuti? Sabi po sa Revelation 12:17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Mga kapatid, sa aklat po ng Revelation ay meron pong tinatawag na mga symbolical. At yung babae po dito ay sinisimbolo po ito sa iglesia. No? Hindi po siya literal na babae. Sa iglesia. At galit na galit si Satanas sa mga nagsisitupad sa kanyang mga utos. Hindi po siya galit sa masama. Bakit? Kakampi niya na po yun eh. Galit na galit si Satanas sa mga taong patuloy na sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Galit na galit siya sa mga taong sumasamba. Yan po ang hinahadlangan ni Satanas. Diyan po siya galit na galit, mga kapatid. Anong dalawang nakamamatay na hayop ang ginagamit ng Biblia upang ilarawan si Satanas? Ano ba yung hayop na alam nyo na nakakatakot at nakakamatay? Ha? Pagong? Ahas, tama yung isa. So, yung una, sabi sa unang, sa 1 Peter 5:8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng liyong umuungan
ay gumala na gumagala na humahanap ng masisila niya. Isa pong hayop na inilarawan si Satanas ay isang leon. Mabagsik po ba ang leon? Mabagsik po mga kapatid ng leon. Meron pang isa, sabi sa aklat ng Revelation 12:9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Si Satanas po ay inihalin tulad sa dalawang mabangis na hayop. Isang leon at isang ahas. Mabangis po ba ito sa panahon natin? Mabangis po, pumapatay po. Ang ating kaaway, si Satanas, ay naghahangad na dinlangin ang ating mundo sa pamamagitan ng paghahalo ng katotohanan at kamalian upang lumikha ng mahusay na mga panlilinlang. Ito po yung pinakamagaling na manlinlang, mga kapatid. Kasi tayong mga tao, kapag puro panloloko lang ang kinukwento sa atin, malalaman ba natin? Oo, di ba? Paano kapag yung hindi totoo at totoo pinagsama? Malalaman mo ba ang, ano, kung alin ang totoo? Hindi po, no? Hindi basta-basta malalaman. Kaya tayo, nakasalig lang tayo sa Biblia para yung purong katotohanan alam natin. Kasi si Satanas, paghahaluin niya yung aral ng Biblia at yung aral ng tao. Ngayon, pag di tayo nagbasa ng Biblia, malilinlang tayo. Porkit may narinig tayo na nasa Bible, pero hinaluan niya ng mali, malilinlang tayo doon, mga kapatid, pati bung yun. Nais ng Diyos na malaman mo ang tungkol sa kaaway na ito upang hindi ka madala sa kanyang mga panlilinlang. Kaya mga kapatid, purihin po ang Panginoon kasi nakadalo po uli kayo. No? Nakadalo po kayo kasi nalaman nyo ito. Ngayon, nalaman nyo ito, hindi nyo na-skip. So alam nyo na hindi kayo maluloko ng kaaway. Lalo po mga kapatid, pag nagtuloy-tuloy po kayo nakinig. Kasi po, bawat topic ko gabi-gabi, ito po ay, kapag na-miss nyo po, ay nakakapanghinayang mga kapatid. Ayan, ganyan ang itsura ng leon. Tingnan nyo, baka meron dyan sa likod nyo. Bigla kayong sakmalin, ha? Tingnan nyo. Maalig-aligid yan dito. Naghihintay yan ng mga taong masisila niya. Naghihintay yan ng mga taong magkakamali. No? Hihintay yan. Tingin-tingin lang yan, nagmamasid-masid. Ano lamang ang tanging paraan na malalabanan natin si Satanas? Ano nga ba ang ating panlaban? Sabi po sa aklat ng James 4:7-8, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat, magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mga kapatid, alam niyo po ba yung patintero? Di ba? Patintero, di ba yung may guhit yun? So kung andito si Satanas, eto yung guhit, sinusubukan mo pang umapak, eh nandito si Satanas, anong gagawin ni Satanas? Hihilahin ka pa ni Satanas, mga kapatid ko. Pero kung lumalayo ka na sa kasalanan, hihilahin ka ng Diyos. Hindi ka na makukuha ni Satanas. Pero kung ikaw pa yung lumalapit sa kasalanan, ay tuwang-tuwa na sa Satanas. No? Sabi nga, pasakop. Ano ba ibig sabihin ng pasakop? Pasakop ka sa Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos na kabutihan, yun yung gawin mo. Pero kung gusto mo kay Satanas, ay gagawa ka na hindi maganda. Kasi kung lumalapit tayo sa Diyos, ay mga kapatid, kukunin tayo ng Diyos. No? Hindi tayo itatakol ng Diyos. Paanong nilabanan ni Jesus ang mga pagsalakay ng Diablo? Si Jesus pala ay nung naging tao, siya po ay sinalakay din ng Diablo, mga kapatid. No? Walang ligtas. Pero sabi sa Mateo 4:10, nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas. Sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang pinanlaban ni Jesus sa Diablo ay kasulatan. Nilabanan siya ng kasulatan, ang pinanlaban ni Jesus kasulatan. So, ang Biblia mga kapatid, ang tanging nating panlaban sa kaaway. Ayaw ni Jesus na tayo ay malinlang o matukso. Kaya gumawa siya ng paraan para madaig natin ang mga panloloko ni Satanas. Magiging ligtas ka kapag pinupuno mo ang iyong isipan ng mga salita ng Diyos upang ilayo ka sa kasalanan.
Mga kapatid, try nyo lang po. Every morning, basa kayo ng ilang mga verse, kahit 2 minutes lang. Kapag araw-araw nyo pong ginagawa yon, ay kapag may nabasa ka, nabasa mo yung pagmamahal ng Panginoon, ay hindi mo na maiisipang gumawa ng kasalanan. Kasi mapupuno yung isip mo ng puro salita ng Panginoong Diyos. Yung pang-aaway sa kapwa o kung ano mang ginagawa mo na hindi maganda, mababawasan na yan, mga kapatid. Di agad mawawala, mababawasan lang yan. Pero pag tuloy-tuloy, katulong ng Diyos, mawawala na yan. Mapapalitan ng puro kabutihang pag-iisip. Si Satanas ba ay muli pang magpapakita upang dayain ang bayan ng Diyos? Sabi po sa aklat ng Ezekiel 28:19, ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, si Satanas po ang unang susunugin sa impyerno. At kapag sinunog na po si Satanas, kahit kailan di na po siya makapanloloko. Sa ngayon po, malaya pa si Satanas, nakakaikot-ikot, nakapanloloko pa siya. Pero kapag dumating na ang ating pag-asa na si Jesus, unang-una po siya nasusunugin sa impyerno. At hindi na po kailanman lilitaw ang kasalanan, mga kapatid. So hindi na mabubuhay si Satanas. Ano ang damdamin ng Diyos tungkol sa pagkawasak ng masama? Tingin nyo, ano po bang mararamdaman ni Jesus kapag si Satanas ay nasunog na? May idea po kayo? Ano kaya? Sabi po sa aklat ng Ezekiel 33:11, sabihin mo sa kanila, buhay ako. Sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasayahan. Mga kapatid, kapag namatay po si Satanas sa apoy, hindi po masaya ang Panginoon. Malungkot po ang Panginoon sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay umiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Mga kapatid, ginawa na po ng Diyos lahat ng panlugit, lahat ng oras, no? Pero ang pinili kasi ni Satanas ay mapunta dun sa apoy. Binigyan siya ng pagkakataon na bumalik sa Diyos, pero hindi niya po pinili. Ang masama dun, mga kapatid, nakapagyaya pa siya. Paano kung isa sa mahal natin sa buhay ang naisama ni Satanas? Matutuwa ba kayo? Diba malulungkot din tayo, mga kapatid? Ganun din ang pakiramdam ng Panginoon. Ang impyerno po ay hindi para sa anak ng Diyos. Mga kapatid, kaya nawa po ay ito po ay ating hindi maranasan, no? Manunumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad sapagkat bakit kayo mga mamatay? Ang isang tao po, kaya po siya hindi maliligtas, yung po ay pinili niya, mga kapatid. Gusto ng Diyos lahat tayo ay maligtas, pero ang tao, kahit anong paalala, hindi pa rin nagbalik sa Diyos, siya na po ang pumili kung bakit hindi siya naligtas, no? Kaya mga kapatid, habang pinagbubulay-bulaya natin yung gabi-gabi nating pag-aaral dito, check po natin yung ating mga sarili. Ako ba ay gusto ko bang makarating sa lahat na bayan? No? Ang Panginoon po ay may pangako sa atin. Pinag-aralan natin kagabi. Na balang araw, aalis tayo sa mundong ito. Mga kapatid, hindi po tayo taga dito. Manlalakbay lang po tayo dito. Ang isang manlalakbay ay wala pong address or permanent address. Ang ating address po ay nandun sa langit na bayan. Gusto niyo po ba yun? Ako gusto ko eh, kasi yung bahay namin binubukbuk na eh. No? Sa langit, mga kapatid, kahit kailan, wala na pong kasalanan dyan. No? Nakikita niyo sa picture, mas maganda pa po dyan, yung madadagdagan natin sa langit. At kahit kailan, sa langit, wala na pong kalungkutan o kamatayan man, mga kapatid. Gusto ng Panginoon na lahat tayo may maisama doon, mga kapatid. Ayon ng Panginoon, ang bawat isa ay mawasak doon sa naglalagablab na apoy. Gusto ng Panginoon ay makasama tayo. Anong gagawin natin para makasama natin ang Panginoon? Sumunod tayo sa kanyang kautusan, mga kapatid. Sa kanyang nais. Ang Panginoon naman ay hindi naman ito naghahangad ng ikakasama natin. Ang Panginoon po ay naghahangad ng ating ikakabuti at ng ating ikaliligtas. Gusto nyo po bang ganyan yung senaryo sa langit? Habang kasama nyo ang Diyos ay nakikipagkwentuhan kayo sa Kanya. Panginoon, bakit ba ganito? May mga tanong kayo, sasagutin ng Panginoon yan.
Mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Basahin niyo lang po ng tahimik habang tayo po ay malapit ng matapos. Basahin po natin at isipin po natin, no? Sabi po diyan, mahal na Panginoon, hawakan mo ang kamay ko. Marahil may mga problema. Lahat tayo may mga problema. May mga pinagdadaanan. Sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo akong tumayo. Pagod na ako. Mahina ako. Sa gabi, akayin mo ako sa liwanag. Hawakan mo ang aking kamay. Mahal na Panginoon, akayin mo ako pauwi. Mga kapatid, palagi niyo pong tatandaan na hindi po tayo taga dito. Hindi po dito ang ating address. Tayo po ay doon sa langit. Doon po tayo talaga nakatira. Nais niyo po ba na balang araw ay makatira doon? Wala na pong renta doon, mga kapatid. Wala na po kayong babayaran renta doon. Lahat kayo doon may tigil-isang bahay. Mga kapatid, gusto tayong makasama ng Panginoon. Nawa po ay gusto niyo din na makasama ang ating Panginoong Jesucristo. Mahal ka ng Diyos. Ayaw po ng Panginoon na ikaw po ay manindang ni Satanas. Kaya po siya nagpapadala ng mga mangangaral sa oras na ito dahil sa pamamagitan ng mangangaral ay yung gustong sabihin ng Diyos ay ipinahahating niya po sa inyo. Gusto niya po lahat kayo mga kapatid ay maligtas. Huwag niyo pong baliwalain ang kaligtasan. Ito po ang ating reward, mga kapatid. Mga kapatid, tayo po ay nakatapos na. No? Tayo po ay dadako na sa question and answer. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid. God bless po sa ating lahat.